Ken at SMG, nakauna na yung SMG rito. Ken, execration for sa game number 3. Yun yung malaking tanong kasi sobrang sa galing yung SMG sa ating game 1. Still, let's see. I'm Jess James together with Dati KJ. Kami pa rin yung magiging shoutcaster nyo for our game number 2. TKJ, yung game number 1. Grabe yung SMG, no? Sobrang ganda ng pagkaka-adjust nila sa kanilang heroes. At execration, since naboset sila kanina sa Nyx Assassin, now, sila naman. Inuha nila. Wow. Kasi kung ayaw mong kunin, I mean, ayaw mong laruin, ban mo na lang, or kung naboboset ka naman ng kalaban, kunin mo na lang. Diba? Why not? Isa naman din si RR sa mga gumagamit ng Nyx Assassin as well as si BDC, so why not? Diba? Brewmaster so, ulit yan ng SMG. DKJ, no? Pwede, no? Yeah, possible. Dahil nga, isa si Brewmaster sa mga nagiging asset ng SMG so far. Sa napapansin ko lang. Uy! Ooh, Chen! Mm-hmm. Yan na Tuskar! OG! Wait lang. Iba yung approach nila. Dito sa game number 2, yup. But parang mid 1. Mga OG lineup yan eh. 10 Chen, siguro Chen dito helps with the sustain, of course, mainly yun naman yung ginagawa niya. And then, iniisip ko dito, maybe we could see a... Admiral Kunkka! Uy, Kunkka? Iniisip ko nga dito kung ano magiging offlane ng SMG kaagad eh. Like, for example, Tidehunter. Pwede yung Tidehunter, no? Or maybe, pwede rin Sun King do. Pero KP kasi, Beastmaster ni KP, pwede ba? Kasi ginagamit pa rin ni KP yung Beastmaster eh. Kahit hindi na meta eh, no? Mm-hmm. May mga ganun talaga na kahit hindi na meta, ginagamit pa rin nila yung mga heroes. So, lalo na kasi lang, KP, no? Mm-hmm. Ni KP, kahit hindi meta, Brewmaster, ginagamit. Or di kaya, Beastmaster. Yep. Mga ganun. Pero execution, pick out kaagad nila yung Kunkka, which is good. Syempre, obviously, to clear out the units na pwedeng makreate ni Chen later on sa teamfight. And you don't want na maraming, ano si Chen? Gabal, Alipores. Alipores, kasi syempre, maraming aura yun. Yun din nagpapalakas, oo. You don't want that sa teamfight. And, we'll see. Okay, Lifestealer, Arc Warden. Parang pinuporma nila yung ano dito, Beastmaster, TKG. Binalaut nila yung Trend Protector. Para hindi, walang mag-defend, no? Oo. Walang pipigil sa kanilang push potential. Magaling din. Magaling, ang galing. At alam naman natin yung SMG, ang hilig sa lima. 15 minutes pa lang, hindi na nagkakahiwalay. Mahal na mahal yung isa't isa, eh, no? So, maybe... Ano tingin mo, Kairi, dito? Ng SMG. Tingin ko kasi for SMG, hindi siya yung tipong mahilig sa mag-pick out ng ano eh, no? Yung hard carry. Gusto nila yung mabilisan. Razor, maganon yung mahilig sila eh. Parati nila pinipick out yan dito sa ano eh. Pinagdali lagi. Gustong tapusin ka agad ang laban. Hirap din i-predict ng SMG. Sabi mo, Pangolier, mga ganon. But still, feeling ko may Beastmaster na paparating dito. Beastmaster to Scar, nako po, pwedeng-pwede yan. Possible. Especially to Scar na sobrang annoying sa mapa. With all those snowball saves, yung tag team pa na sobrang annoying sa lane. So, tingnan natin. SMG rito, or they can seek sa Razor, nagsunggusto nila. Lagi nilang pinipick. Wala lang malakasan talaga sa lane, they could pick out Razor, why not? Pero Mars, okay. Maybe a Death Prophet would do good, especially sa Team SMG, dahil yun nga yung isa sa mga parating ginagamit ni Moon. KP Mars to, no? Tuskaren na Mars. No, napakasakit na lane din yan. Execration dito, mapapaisip. Sa kanilang third pick, can they go for Abaddon and Luna pa rin? Or masyadong risky, lalo na yung lane dito.
nakakita na, napakasakit eh. Tuskar eh. Pwede pa rin naman, Abaddon and Luna, they do have a decent frontliner, which is gonna be Kunkka. Pero if they're planning to go for Nyx Assassin Rinko, pwede silang mag-Ursa up against kasa Taskart eh. Naisip ko, medyo risky din kapag suntukan ang labanan. Yep. Let's see, yung third pick dito ng Execration na Execration. Sa dalo pa, laglag na sa ating PNX Bet Invitational Southeast Asia Season number 2. Hindi nila afford matalo ngayon para of course, para mag-game 3. Ganda rin ang mga bakbakan nila. Siguro game 2, kinulang lang, no? Yung mga dapat nilang hindi labanan, lumaban sila. Kaya, yun lang, nadali. At saka, meron din times na napitas sila isa-isa, nawala yung composure nila sa game, which is sayang talaga yung game number 1 kasi I really thought that Execration would come back. Kaso, pinaasa lang pala tayo. Yun eh. Ubusin sila ng oras dito eh. 20 seconds remaining, Execration. Napapaisip ng mabuti. They will go for Elder Titan. Na maganda rin. Namin na counter initiate, pang setup. Of course, yung control din ng isang Elder Titan. Di mo rin na ma-underestimate. Pwede pa rin Luna, no? TKJ. 10 seconds remaining. Pagin ko for Execration, maganda yung Elder Titan na kinuha nila. Dahil nga, it's good up against Jhen. And then, defending the high ground with the Echo Stomp. Usually, si E.T. yung magandang hero para doon. At saka, especially if you're up against Mars and Tusker na alam mo nang mga makakunat. And then, Elder Titan's natural order would be good, would do good, especially sa team fight na nandun yung kanilang team fight potential na nandyan si Kunkka. So, iniisip ko din kung what's gonna be the carry of Execration dahil alam na nila yung lane matchup nila, no? That Prophet dito ng SMG, iniisip ko eh. Pwedeng-pwede. Yung DP dito, Mars DP plus the Chen sustain. So parang guaranteed na mabubuhay sa teamfight yung DP. Diba? Kasi with the Spirit Siphon pa at saka napakakunat. Pero tingnan natin. This is Kunkka on the middle lane. On the Lina. So probably core Lina kasi meron ng Tusker and Chen. So, ang kulang na lang ngayon dito is i-carry for SMG. And tingin ko kaya din naman sila nag-Lina dito is he's good. Siguro up against Kunkka. Sabi na natin, hindi siya yung tipong kayang tamaan kaagad ng Tidebringer sa may middle lane kasi masyadong malayo yung kanyang range. Depende na lang din sa magiging position ng isang Lina. So, kahit hindi kasi lumapit si Lina sa Crimson or Manrytic, it's fine as long as nakakapag-spam out ka ng Dragon Slave. Pero Spectre? Pumuha sila ng Spectre dito na. Apat na mili na yung Execration. Ganda rin, goods against Lina. I think Lina, of course, squishy na hero yan. Ito yung Spectre. And of course, hahanapin mo yan. Ano kayang plano dito na yung Execration, ha? Pero para sa akin, with this 4 melee heroes ng Execration, parang pabor na pabor to sa side ng SMG, especially with the Mars. It's easier for him to set up arena kasi puro melee. So, ox lang for SMG to. Though, Spectre is a good hero up against, of course, the Chen and the Lina. Kasi yan talaga yung yan talaga yung magiging target ng mga ng Spectre later on. At SMG rito, titignan natin kung may gulat factor. Baka bigla itong isang core na Tuskar naman to. Hindi naman siguro kasi Apu, mga hero din yan eh. Last band ng SMG. Kulang ng offlane dito. Yung Execration para kaya Luciano. Luciano. At last ban, SMG. Pero,
parang iniisip nila kung kayo magiging offlane. Okay. That's why they keep on banning out. Yung mga mid-hero, no? Na malilikot. So, pero possible din naman kasi syempre they cannot afford to pick out another melee hero. So, icon. Pero, ang tanong, is it gonna be an offlane or a middle lane? Middle lane na yan, no? Wala siya, middle lane. Kung ka-offlane na. Ganon. Pwede. SMG siguro dito. Pag execration, pwedeng i-flex nila yung lineup nila pag nakakita yung last pick ng SMG. Which is, hero ni mid 1 yung kulang nila eh. Pero si Luciano, most of the time nakikita ko, nagle-leshak eh. Pero, we'll see. Who's gonna be the mid? Si Baba rin. I mean, si Kungka pa rin. Ayun. Magiging mid dito. Mid 1, Sven. TKJ. Sven is back na ba yan? Binabalik ni mid 1 yung mga ano eh. Mga hero na ganyan. Yan din yung paborito talaga ni mid 1 during the OG eh. Nung nasa OG pa siya. So, left shock dito ni Luciano. Yun nga sabi ko kanina. Si Luciano kasi yung isa sa mga heroes talaga na isa sa signature hero niya would be Last Shock eh. So, kaya ina-expect ko din na si Luciano yung magle-Last Shock dito sa game na to. Pero, yun nga, ang ano lang talaga sa execration dito, puro sila melee. Kaya nga sabi ko kanina, hindi na, pwede naman sila mag-pick ng melee hero pa. Kaso, mas mapapadali para kay Mars na mag-setup na magandang arena kasi nga, puro sila melee. Mm-mm. Pero maganda na si KP yan. Ang maganda naman dito, Last Rock, yung kanilang last pick, at least meron silang range hero na possible kayang pumigil sa mga upcoming na follow-up during the arena with those split earth. Lalo-lalo na kapag nakapag-aganim shard yan, isa sa mga annoying na aganim shard buff is yung split earth na lumalaki yung radius, yung yep. AOE. At ito na nga yung ating game number 2 between Execration and SMG. Sven ni mid 1. At laban dito sa Spectre ni Palos. Parang napakahirap ng lane ni Palos, no? Although may Elder Titan, pero still, Taskaran na Mars yung magiging kalinya rito. Pero tamang pose lang muna tayo. Pakilala ko muna yung side ng Execration dito at KJ RR. Elder Titan, Bob sa kanyang Kungka, Luciano, Leshrac sa kanyang offlane, BDC, Nyx Assassin, and Palos sa kanyang Spectre. For the side naman ng SMG, we have mid 1 with Sven, Afu Toscar, Roji naman Chen, KP Mars, and Moon with Lina. Tayo na nga guys, game number 2 na to, and don't forget to share yung livestream natin. Yep, share na guys at para marami pang makapanood. Next series will be a Galaxy Galaxy Racer and Army Geniuses best of 3 series din 'yon at mas maganda 'yung magiging bakbakan doon. At feeling ko palag-palag din 'yung Army Geniuses doon eh. Maganda 'yung laban na 'yon. Dahil nga GXR and Army Geniuses, GXR, 'yung Army Geniuses ha. Nilaglag ng Neon yesterday. So, ang pinaka inaabangan ko talaga dito is gonna be yung MTG at saka OB Neon. Kasi, I'm rooting for OB Neon. Especially with the addition of teams. Mm-mm. Sa Neon. Sobrang lakas na Neon talaga ngayon. So, tingnan natin kung kaya ba nilang sungkitin yung title dito sa PNX Bet. Kasi, nung mga nakaraan, halos lahat ng PNX Bet, motivate ano yun? Neon yung nakakakuha. Ah, Neon, yep. Pero, last season, nakuha ng MTG, yung champion. Tinalo nila yung Neon Esports. Uy! So, redemption to. Kapag kayo nagtapat sa finals. Which will happen sa 25. Yung kagandahan pa sa Motivate Rush, kompleto na sa Ling Lima, no? Pagbabalik ni Boombel sa 5, talagang komportable sila. Tama. So, ayun nga. Laning. Tingnan natin kung laning yung pag-uusapan dito. Mid lane, Lina. Which is na dito sa mga paborito ni Moon, ha? Oo. Lina.
Pero Bob naman dito, there's a kill potential naman na mangyayari sa middle lane, lalo na kapag mayroong rotation coming from the Tusker. So yun talaga yung kailangan ingatan ni Bob. Saka yung mga save potential dito ni Apu, no? Sa kanyang Tusker, malaking permission din. Apu hero talaga yan, yung Tusker na yan. Mahilig talaga si Apu sa mga rotation na hero, mm-hmm. yung mga malilikot kahit na hindi siya meta sa ngayon. Halos hindi na nga natin nakikita yung mga ganitong hero eh, but this is Apu. This is what he's comfortable at. So, meron silang smoke, probably BDC ang kanila makikita, pero it's gonna be Luciano kapag umakyat ka. Patay ka. Luciano. Ganito laging ginagawa ng SMG, parang laging may smoke. Kuha sila lagi ng first blood at si RR nakita si Mundito dito at negative sabi ni RR. May tag team yan ha, ng SMG no? Si Roji nang iwan, may damage siya dito si RR. Astan will connect on Roji and Roji siya okay, yung magiging biktima rito and Palos will get that first blood at di pa tapos ata pero makukuha yung runes dito. Execration. Maganda pa ni mula kay Palos. And first blood is brought to us by PNXBet. So mga gusto mag-PNXBet dyan, mag-register na kayo. Gamit yung code natin, mga Seb. Lopon WXC. At laging tandaan, bet responsibly. Huwag isisi kung kanino man. Yes, that's right. So, ayun na nga mga lods. First blood, nakuha yun na execration. So, good start for Palos. Taking that first blood at gusto ko sa execution, napakabait nila eh, no? Alam nila kung sino yung priority, so kailangan nila bigyan ng upper hand yung Spectre dahil nga medyo mahirap din to. Lalo na this is Chen, actually. Chen and Mars yung bottom lane, so... Ano yan ha? Parang in-expect natin yung Tusker dito. Or iniisip din siguro ng SMG na mas maganda yung Tusker on the top lane. May killing potential, of course. Pero Roji kasi dito, sabihin na natin na Elder Titan yung katapat nila. So, kaya din nila ginawang 1 melee, 1 range shot. Hindi. Kasi, 10, 2 melee si top lane. So, Chen Mars can provide HP regen, kahit paano. At saka malakas yung killing potential nitong Tusker and Ven. Nandun yung disables plus the tag team, so... since malambot lang si Luciano, so ganyan lang ginagawa nila, spam out ng kanilang mga skills and then patakbuhin lang yung isang Leshak. Pero kailangan pa rin mag-ingat ng Apu, ah. Mm-hmm. Ano Apu dito, snowballs kaya, pero level 2 na yan, ah. At BDC nandito naman, muntikan si Luciano kanina, napagamit na nga ng salt dito. Mid ones, Ben, ah. Isa rin sa solid yung magpayaman, eh. Nakubustan, pero karapis nandito naman kay BDC. At buhay naman yan. Baliwala si Yue at saka si Nico dito, TKJ, no? Tama. That's true. Pero yun na nga, eto si Luciano at saka si Bob. Yung players ngayon ng Execration Palos, medyo taghirap, masakit. Pero KP, niindan nyo nga yung creeps right there eh. Pero top lane ha, may nagkakapasokan yata. Nope, but akala ko na yung nagkakapasokan eh. Midwarita, snowball. Ayun pala, yung bala, kinapo rito. Laging ganun na lang yung gagawin niya para hindi mamatay si Midwan eh. Uy! Yung sa gitna, Tidebringer? Wala. Wala. Ano kasi? Creeps nila, creeps nila. Oo, lumakapitan pala. Kala wala, lang. Mahampas. Gulat ako eh, pwede mamatay ka ako eh. Pero so far, wala mo nang aggression. Kung meron mga aggression, walang namamatay. Yan. Suntukan oh, nice. Na para sa ikaw patay. Ayun na nga, na-dagger. Ngart-ngart niya ang Kuya Muraji. At 2-0 on the board. As palas dito yung dalawang kill. Sa kanya lahat yan. Maganda yan para makapag-transition ka sa jungle kaagad if ever man na sakupin na ng SMG yung may bottom lane later on. At Roger Rito. Ano yung magiging build? Oo. Isang Spectre? Echo Seed? Or okay ba yung blade mail dyan? Parang mas okay din yung blade mail, no?
ganda din blade mail kung gusto mo talaga nga ma-boost up yung farming mo. Mm. It's up to Palos. Kung, uy, hindi ko maapit. Pero maganda din Echo Saber kung gusto mo talagang bakbakan at manunood talaga yung desolate sa balat ng ng heroes ng SMG. So lalo-lalo na if you're up against Ken and then Lina. So isang hunt mo lang tapos yung proc ng Echo Saber. Sobrang manlalambot na dito yung mga heroes na to. Pero ano ko, nagtatangka si RR dito and KP might be in trouble pero God's Rebuke. Separating others way, mabubuhay yan. At sa gitna, 29-6, 27-9, doing good. At top lane naman, mid one, CS niya, decent naman. Nandun naman si Apo lagi. Mm-mm. At saka, yung may threat dito na mamatay is Luciano eh. Oops. Ito yung malambot eh, pero sa or no, biggie yan. Kakatipi lang ni RR ha? Oo, kakatipi nga lang niya dito sa may bottom lane, so... Hindi pa siya gaano makakapagbigay ng mga salve whatsoever dito kaya Vector, yung mga consumables. Yep. So lalakarin niya pa yung bottom lane. So kailangan muna mag-ingat. Palos, he's sitting with 1/4 of his HP and KP. Eh, hindi atang mamatay si Palos ha. May mana pa ba? Ya? May mangga or ito yung pinagpapalo na lang. Dalawang palo pa pero KP dito pinauwi mo na yung Equilibrium. Sa bottom lane, kontrolado nitong si KP sa kanyang Mars. Gawa nitong Chen. Kinokontrol lang yung camp dito ng secretion eh. Uy, Kapo, mamamatay si Apo dito. Pinakuloan and there's a stun. Ay, ma-X pa nga yata si Kuya mo mid 1 dito. And torrent will not connect. That means mabubuhay itong Sven ni mid 1. Doing great here sa bottom lane. Sabi mo nga, sobrang kontrolado yung creeps dito. At mukhang buti na nga lang napunta sa under the tower dahil nga kung hindi, automatically si Palos pwede na lang mag-jungle. Oy, Snowball! I sure to block him off stun. Nando naman. And Torrent tatama nga kay Apo Laguna Blade kay Bob. And Bob dito, mamamatay. At kanina parang ganun nga ati KJ, no? Nag-TP si Bob sa top lane, walang nakakuha, pinatay sa gitna. That means walang TP. Maglalakad na naman papunta sa linya, no? Deja vu, pero kakaibang ibang hero naman. Pero grabe kasi, timing kasi yung ginagawa dito ng SMG eh. Alam nila, nakaka-TP lang ng punka dyan sa may middle lane. Pupuntahan ka agad nila. Kaka-TP mo lang pala. Ay, hindi kasi nag-TP siya sa top lane. Naglakad siya pa middle lane. Ngayon, maglalakad na naman siya ulit papunta sa may middle lane. At saka nawawala din yung kunat ng isang kunka because of the tag team provided by Tuskar. So, sakit na, no? Lalo na level 2. Pasok na pasok. Ay, bilis ng palo ng isang Lina. Talagang kamatayan nga abuti mo pag yung eye shot na-block ka eh. Mm-hmm. So, nandun din si Chen. Yep. May 7 minutes in 2k lead ng SMG rito. Hindi magandang hudyat sa execration yung mga ganyan. Ha? Napakaaga yung kalaman ng SMG. Lalo na TKJ yung SMG. Pag binigyan mo ng kalaman kanya na maaga, talagang sama-sama technique na yan. Pero mamaya na muna yan. Taan, ako si Apo dito Snowball. Pero naku, pinapakuluan na eh. Apo rito medyo delikado yata. Abutan ba? Nang dapat abutan yan, Carapace. Hindi, mabubuhay si Apo sa top lane. Wala nakakukuha yung execration ha. Sila yung namamatay, NRR pala namatay sa bottom lane. Wala eh. Pinapasok na lang sila ng Mars at saka Chen, sobrang daming army. Tingnan mo naman, meron pang ice armor. Paano mababawasan yung heroes dito ng SMG KP? KP rito might be some trouble ha. Ito na yung ghost ship. Tatama Torrent to follow him up. And KP may kakunatan. Pero pagtsatsagaan naman yata yan. At mukhang mabubuhay pa nga. Ito nga si KP. Rotation na naman ni Bob. Walang nakukuha ha. Gumana yung rotation ni Bob. And si Bob dito nadedelay na nadedelay. Hindi pa tumama yung echo stamp ni RR. And this is looking bad for the Kunka. So, tingin ko, babawi na lang muna siya, magpa-farm na lang muna siya before joining the fight. Kasi even with his ultimate, hindi sila nakakakuha ng kill. Ganun din na. Speaking of ultimate, walang nakakuha. Si Lina rito, tamang boss it lang, oh.
kinuha pa yung rune sa kabilang banda, pero napatulog, hindi pa nga, pero na-X naman. Ito nga si Mol, mukhang... Ay, walang torrent! Pero wala, uy, hindi pa kumapit yung haste dito, napakabilis ng isang Lina. Pero maabutan at maabutan yan kapag may kumapit. Mukhang yun mabubuhay pa si Mon dito. Nakakuha na yung bounty rune, nagamit yung spectral hunt. At execration, kalong kutal, ha? Silang nakakukuha talaga. Even Palos na gumamit ng kanyang hunt, wala din nakuha. Pumunta lang siya dun sa top lane, ginamit yung hunt para makatipid siya sa TP para makontest yung attack na ninanakaw ni Moon. Eh, kahit pa paano may makakuha sila, no? Tumipi sa bottom lane ulit. But hindi maganda talagang umpisa to TKG. Sipin mo, 9 minutes, 4K lead yung lamang dito ng SMG. Sa execration, yung lineup nila. Tignan natin kung anong makukuha nila sa mga susunod na minuto. Di nanalo kasi yung mga lanes niya, top lane, di nanalo. Mid lane, naboset din yung mga rotation ni Bob. And as for Spectre naman, nakakuha sila ng magandang kill early stage of the game. Pero after KP that, kontrolado eh. Kinontrol na ni KP yung lane. And then, nahihirapan na din si Palos na makalapit. And now, no more. Makakukontrol na naman si Luciano dito. Arena of Blood, Laguna Blade, and Luciano will fall. 4-3 on the board, 4K lead, 10 minutes in. Pero dito, lalaban yung execution. Torrent, go shift, tatama pa kay KP? Yes, sir. And there's the stun. And KP, ulado at mamamatay. Make it 1-for-1. Kahit pa paano, may nakakuha sila doon. And at least, nakuha din naman nila yung tower, which is good dahil pwede na mag-farm dyan sa may top lane si Palos later. Pero sobrang ganda ng warding spot doon na ng SMG. Kung may kita po ng ward near the tier 1 tower ng execration. And kung naman, kung ano yung nangyayari sa top lane kanina, ganun din yung pagte-take advantage mo na bawasan yung middle lane ng execration. Yep, but true, true. At ito si Roji, mukhang nakikita ni BDC at Roji. Saka pupunta. Nakikita na kita, sabi ni BDC. And there's the hit, there's the stun. Ito na yung another stun na si Roji. Mamamatay. Make it 5-4, 3K lead. Nakakuha ng kill dito kahit pa paano yung SMG, I mean, execration. Goods yun. Kahit pa paano. Babawi at babawi pa sila. Kakakuha sila ng pick-offs since malakas naman sila. Meron naman silang Nyx Assassin na every cooldown ng Vendetta na nakakapagbigay ng information kung asan yung mga heroes ng SMG. So, wag nga lang magsama-sama yung SMG kasi kapag nagsama-sama sila, yun yung nagiging downside ng execution kanina pa katulad ng game number 1. Napipressure talaga, no? Kung makikita mo kasi magkadikit lang yung mga supports together with the offbeat. Once na nabigyan sila, hindi na sila mag-iwalay. Yun yung napansin ko sa kanila eh. Ganun yung talaga yung ginagawa nila, no? Okay. Let's see. KP dito, 1-5 yung kanyang pera. 600 gold away para sa Blink Dagger. Diamond din yan. At mid 1. Hindi pa siya nararamdaman. Tamang farm lang eh. Uy! Card to block BDC as BDC rito kara pace pero napatulog yung dalawa at Splitter Earth. Ay naku, tatama yung barko ha. Moon dito may kadelikaduan. Yung kanyang buhay and Moon pulado, mamamatay si Moon. At Apo mukhang mamamatay din. Sila yung nagtangka. Pero sila, yun na dalawaan. Sping of dalawa, si Roji yata yung pangatlo na magiging biktima. Yes sir, 8-4 on the board. At execration. Ganda, no, naging huli nila doon. Babawi ang execration, mga lords. But a really good echo stomp by our setting up a good go ship. So, bang. Plus, easy objective with the help of Luciano. Oo. Yun. Sa pagkakamali lang, less rock kasi yan eh. Last sila fortification, talagang may tulog yung torre nyo. Pero nandito si mid one, stun on Bob. Lumang ultimato yan. Nandun yung... Pero Mars kumapit kay Bob. Si Bob dito may kakunata pero snowball and tag team suntok sa buwan. At Bob mamamatay. Ice Shard on RR. At a BDC rito. Ningart-ngart na bala ni Kuya Musben. Dalawa naman yung namatay sa execration. Nakakuha yung torre pero napalitan ng dalawa. Mukhang pangatlo si RR dito. Sila naman yung may bawi. At mukhang sila yung makakuha naman ng torre. Deja vu. Ganun na ganun yung bawi, no? Parang kailan lang ang ganda na napakita ng Vendetta 3 kills pero ang bilis naman ng bawi. Oo.
pagka-respond, nakabawi agad yung SMG. Alam nila kung kailan sila pwedeng lumaban. Kasi alam nila kung bakit pa yung ghost yung kundang para. Yung one, so alam nilang kulang. So hindi pa yung SMG. Oo, may pinabalik dito. Kasi ko ay mag-KP, Hand of God ginamit, pero hindi sapat para mabuhay itong Mars ni KP Torrent. At Roji, napay-stop na lang bigla. Mukha si Roji maaabutan niya ata. At ito na yung tulog. At BDC naghihintay ng stun, pero yung stun, kumapit kay BDC, tumitipin na. Yung Koya Molina rito and Moon, Laguna Blade kay BDC, and BDC siya yung naghabol. Pero siya yung sinapol at 1-for-1. Pero may ginangard-ngard din dito. Naku, sinuntok sa bun si RR. 2-for-1. Inuhabol pa ng execration eh. Sayang. Okay na sana yun, no? Nakakuha na sila ng kill. Kaso... lagi may bawi. Pabilis na ability dito ni Lino. Papabin na si Roji. No, si Roger rito, hindi mapatay-patay. Si Luciano rito, siya yung mapapatay. Eh, dalawang beses na yan, ha? As Roji, baiting out the execration. Kumakapit yung bait ni Roji sa execration. And execration dito, yung mga core pa yung nakukuha nila. Kasing center yung ano eh. Yung chen eh. Oo. Uh-huh. Tulong naman ni Luciano eh, kunin yung mga beeps. Ah, actually, gusto niya talagang patayin. Kasi alam niyang kaya niya eh. Ang problema nga lang, it's just a bait. Nandun, yung dalawa. And tag team, may dagger na rin yung Tuskar dito. Ay, na o. Nakalaman mo na yun na nagbibait na yun siya kasi nakatayo lang siya despite mm-hmm. na alam niya na may parating eh. Dalaw niya eh, no? May hintu-hintu siya kasi alam niya ang papunta na yung kanyang mga kasama. Pero... eh, yung Selena, anytime soon, pwedeng tumipi. Sa kanyang mga lipores eh. Yes, yung kaya ginagawa parati ni Link para maka back up kagad sa kanyang kasama. Pero kasi, iniisip ko, medyo ano din eh, risky din yung gagawin niya na ganun. Unless meron siyang kasi kung sa harap ka mo, of course, there's a possible incoming disables din. At dito, posibleng mamatay si Koya mo mid 1, masyadong mainit, Hand of God, pero Splitter Hurt nandun na rin. Mamatay si mid 1 and Roji. Mukhang nga siya yung kasunod na magiging biktima rito. Roji Pulado, saan ka pupunta? Huli yung dalawa rito. Double kill on ba? Pero sa gitna yata may ginugo? No. But, masyado malalim yung SMG run ha. Medyo ambitious din yung gala. Lalo na, tier 2 tower. Yun, dalawa lang sila. Nakakita nila, nandun yung Lina. I mean, nandun yung SMG. Nagulat ako sa niya kasi dapat nag-BKB muna siya kung gusto niya dun. Talagang papatay sa PT out ka dyan, walang papatay sa'yo. Pero, doesn't have anything yet to protect himself. Sabi mm-hmm. na natin si Chen with his ultimate together with the mechanism. Pero it's not enough para i-save. Eto si Sven, masyado nga maasim. Tama ka si Thermogenes. Masyado malalim. SNY completed, na-disassemble dito. Tingay ako si Berbat Luciano, top lane. Eh, nung dagger ni Tuskar dito, talagang alam mo na mananakit yan, maghahanap at maghahanap ng sasaktan. Again, with his patience and automatic. Director Roshan! Patience is objective. Pero I think, execution knows by now na nag-rush yung SMG. Pero syempre, iisipin ba nila yun? Oo. Meron man spirit. Pero wala silang spectral hunt, ha? Kasi iisipin mo din ng parang whiskey. Oo. Pero dito, Roshan Pulado. Kailan kayo papasok yung secretion? Tapos ay Roshan na talagang go-go na. Yung SMG rito may sinuntok. At si Bob yata rito. Pero napatulog yung tatlo. Pero si KP rito gising para paluin. Itong Koya mo ba? Ba't takbuhan na yung secretion, ha? Naku, si RR dito. Mukha hindi na naman makakatakbo. Wait, yung execration dito may plano pero hindi tinutuloy yung mga balak nila. Sira. Sila yung nasasaktan at nasasaktan sa ginagawa dito ng SMG. And SMG 7k lead, 18 minutes in. Grabe naman yung SMG, no? Planado talaga. Punto per punto yung mga action nila. Skaba talaga to. Sigurad sa middle lane, pag-farm pa eh. Pero little did they know na kaya ni Lina and Mars nabawasan ng kalahate yung Roshan. And then, pagdating na ng Sven with the God Strength,
sobrang naglit na lang. Yep. So, not out position na yung execration trying to go inside the Roche pit. So, paisa-isa yung kanilang naging positioning. So, sobrang mind games ng SMG ito. Lalo na yung pagpapakita ni Midwan dyan sa Manila Bay. Si Point, ba talaga to? Lina Mars? Oo. Tapos yung main damage dealer na nasa gitna. Ay, nako. Nakakita si Rogerito. At Rogerito siya yata yung masasaktan. Mukhang walang kupunan na, uy, nako, tumitipi. Yung mundito, boy pa si Roger. Pero mamatay din kalauna. Pero nandito yung counter initiation ni KP Spear. Hindi nga lang kumapit kay Bob Rito, Splitter Earth. On to Moon and Mundito sa kanyang Aegis, round number 1. Tapos na, round number 2 is coming. At takbo na yung execration. Spectral Hunt, lalaban pa sila. Uy, Palos! Ako, mag-ingat-ingat ka dyan, Palos. Pero mapapatulog ba? Yung, naku, BKB na pala si Mundito. Laguna Blade on RR and Luciano Rito. Pinagpapalo ni Koya Mumidwan. Natuog si Palos. At, naku po, si Palos may kalalagyan dito. Kaso napakyat. Doon sa high ground, TP out, pero doon sa kabilang banda. Sa backline dito si Moon, tuloy-tuloy lang yung mga ngart-ngart niya. Eh, nag-buyback si Apo doon. At still, what a good fight on the side of SMG, I think. Sulit na sulit yung Aegis doon. Napatay nila si Luzano at saka yung dalawang supports ng creation. So, I think sulit na. Pero masulit yun kung napatay nila si Palos. Pero buti na nga lang Palos with the quick reaction na repair niya. Especially Nino sa ginamit na sa kanya lahat ng save. Yun na nga lang si Nina hinahabol sa PDC. Kasi kung hindi, kung yung attention niya na kay Palos, probably Palos is dead by now. Yep. So, buting na lang na nakasurvive si Palos right there. So, yaman eh. Uy, may ini-X dito pero snowball save on Apu! Sa kanyang special Tuscar, suntok sa banhan of guard. Sapat ba para ma-sustain yung SMG rito at mabastan on to 2 ni BDC. And kumahapit kay KP, nakakatalon lang. Double kill on Bob. Pero nandito na si Moon, pumapalo with the BKP. NRR dito mamamatay. And pulado si BDC, snowball to kill him. At make it 2-for-2. And Bob rito, inahabol nila. At Bob, maabutan ba? San? Pag kumapit yan, talaga rekta kang kungan. Si Bob, napabayback na si RR dito. Ice Shard. Uy! Hindi kumapit, pero kumapit yung stand dito. Laguna, Dark Team, nakapo, ngart-ngart. With yun, Apo, kasakit naman. Tuloy-tuloy lang si Mang Apo. Si Apo ito, suntok, nakakabaybak RR. Ako si RR dito, may kalalagyan ba? Pero tinakot, Peter Earth ginamit na rin. And Palos, tumipi na rin. Pero makukuha ba si Midwan? Mukhang hindi yata. Hindi ko, naging tulong na lang ni Palos doon is natakot yung SM. Takot factor na lang, no? Siyempre, this is still spark. Talking about. Pero yun na nga lang, itong gagawin kasi ni Mid 1 na build would be Silver Edge para talaga mawala yung kakunatan ng heroes ng Execration, especially Spectre. So, a really nice build para sa kanya kapag natapos nun, probably they would go for smoke. And, tapusin na, no? Tatapusin na nila yung laban. Pero still, ang ganda kasi ng itemization din ni Moon eh. After that BOT, BKB ka agad. It's going for a Silver Edge as well. Talagang dalawa yung magiging perwisyo dito kay Spectre. But still, Spectre is still a Spectre. Malakas sa lead game din yan. Pero kasi ngayon, 11k lead, 22 minutes in. Parang 500 gold per minute yung nagiging kalamangan ng SMG na hindi maganda para sa Execration. Hey, even the position 5 is nakakapag-farm for SMG. Ito yung advantage ng position 5 na merong mga alaga such as for example ito si Chen, Enchantress. Ayan sila yung mga position 5 na nagiging core onto the late game eh. Yep, legit. Ito si Roji, hindi naman siya nagiging core pero sobrang dami niya nga nagiging ambag especially kapag nakapag-holy locket pa to after Solar Crest. Mag-holy locket pa siya, hindi naman. Oh, hindi pero, na na. Gonna go for the Solar Crest. Pero si Enchantress, yun talaga yung nagiging solid na right papalo, oo. Di mo napapansin pero grabe yung damage na nade-deal sa teamfight. Pero, smoke of the seat again ng SMG. After 15 minutes in, talagang sama-sama gaming na sila at may mahuhuli pa. Nale-shock dito, natuhog, natulog, and RR saan ka pupunta? Hindi ka na pwedeng umuwi. Nahuli pa si BDC rito. Suntok sa langit. Pagbaba sa lupa. Paktay ka diya. Tatlo.
yung nasawi sa execration, parang 10 segundo lang yung pagitan, and Bob dito pinapatay na rin ni Midwan and Moon with a triple kill as SMG. Ganito yung gusto nila eh. Ang bilis nilang gumalaw, and looking at SMG, now they're running towards the bottom lane where Palos, and andun. Ayun, inaabot. Inaabot. Ito yung break stun, Laguna Blade, nag-spectral hand, papunta kay Sven, na inaabangan na pala dito. Ang galing! And mid one, with the play. Sabi nga yun. Ito yung gusto nyo patayin eh. Natatawa ako kasi inahabol ni mid one yung manok. Oo. Napaganda pa. Na-force out si Palos mag-commit sa kanyang ultimate. Pero yung nalipatan niya, which is yung farthest away, is si Midwan pa na naka-God Strength. Yung lang minalas. Ay, BDC, pinagtatangka mo. Pero BKB kay KP. Tuhog naman kay BDC. And BDC dito might be in trouble. And SMG non-stop na yung ginagawa nila. Like game number one, suntok lang ng suntok. And Snowball. And isi-save naman ni Apu. Pero kumapit naman kay KP, BKB kay Moonstein. Connecting on Luciano and Luciano dito. Ngert na naman. Pero go scepter na si Luciano rito. Para kahit pa paano tatagal yung buhay niya. Pero kitang-kita ka. Sabi dito ng SMG, Yules, pampatagal umay. Pero pagbaba mo, ipaktay ka na naman. Grabe naman, 19k lead, 25 minutes. Yung SMG, OG nga yung galaon ha. Ganito yung pinakita ng SMG all throughout dito sa series natin. Oo. Ang bilis nyo yung galawak. A kill after kill, sunit-sunit ka yung pagkakaroon nila ng boots of travel, especially ni this Luna. Oh. Oo. Fight after fight, but Apu dito, mukhang siya yung magiging biktima, masyado malalim na yon boss Apu. Mamatay si Apu kahit paano, may nakakuha yung execution dito, but see, kung lamang lang yung pag-uusapan yung SMG dito, 19 mil. Grabe, 25 minutes in. Lagi suntukan ah. Mm-hmm. Ang bilis nilang gumalaw eh. Mm-hmm. After a kill dun sa, na team fight dun sa mid-top lane, biglang fight ulit. Nandun sa may middle lane, and then suddenly nasa bottom lane. Tingnan mo, bottom lane. Uy. Hala ko. Nang execration all over the map. Mm-hmm. Nag-commit ako to wait doon. Sweetuan na ako. Hindi niya in-expect din siguro na merong Ghost Scepter. Kasi wala naman yata siya sa teamfight doon sa may top lane. Or... Hindi na pinapalabas, no? Yung execration dito. Ganito nga ganito. Yung completo recado na yung mid one spin eh. Daedalus, Echo Saber, SNY. At BKB na lang yata yung kulang dito, or siguro satanic na yun eh. Ano gagawin dito ng execration? Siguro hintayin lang na mapasobra yung galaw ng SMG. Pwede nilang mapanish yun. Pero ngayon kasi, kahit sabihin mong apat or tatlo, pwedeng pumatay yung SMG na yun eh. Pero KP nahuli dito, stun. Spectral dagger, pero may BKB yan. Palos dito siya po yung delikado. Stun will not connect. Pero nandun yung Rino Blood. Spectral had committed as well. Napatuhog. Napakasakit naman ng mga palo dito ni Moon. And Palos tumiktok ng bahagya. Pero 3-man LSA as Luciano. Uy, delikado si Moon dito. And Moon, stun. Kakapit yan. And Moon, masyado ka na magaling. And Godlike ended. Buyback on Moon. They want to re-engage this fight. And Bob dito, makakatakbo pa ba? May BKB, may suntok yan, hinihintay. Yung suntok dito, nakupo, saktong-sakto. Para makancel yung TP, yung halberds eh. So wala, andun pa rin yung suntok. Snowball on Bob, and Bob dito. Mukhang nga siya yung magiging alay na buhay din. Sakit. Sayo si Midwan yun, no? Maging siya nag-TP kagad. Wala naman siya na-deal na damage sa may bottom lane. Or siguro kaya hindi siya nag-tipa si Hinos na he doesn't have the God Strength to use. Since ginamit niya yun kanina. Pero worth it naman yung buyback ni Lina. All they need to do is stay to Sean. And... Okay na. Pero Sean dito. Mm-mm. Wala, mabilis lang yung Roshan dito eh. Pero wala yung Tuscar ha. Mapapatagal ng bahagya. I think case ba na rin. Diba mo, may tag team dyan? Mm-mm. Mas ganun yung Shard Nisbe. Meron mga tag team dyan. So... 20k lead. Nag-buyback yung Lina kanina. Nag-buyback si Moon. Pag napatay nila si Moon, baka may pag-asa pa talaga.
Pero grabe yung damage output dito. Grabe yung mga bigay ng SMG. Mm-mm. Grabe talaga yung bigayan, Lods. Legit yan. Ang bilis eh. Sobrang linis ng galaw nila dito. Every single team fight, pinagplaplanuhan nila ng maayos. And tingnan natin kung makakapitas pa ata si Lina. May nullifier si Lina. Ay, wala pa. Pero going for a nullifier. Ayun, tignan mo naman, yung SMG, ganun nga. Ganito na yun, naghahanap ng mapapatay. Sino yung nakakuha dito? Naku po, yung pinakamahalagang hero pa yata. Yung makukuha nila, pero yung barko, palapit na, pero BDC na, wala na. And Luciano dito, saan ka pupunta? Nasuntok si Palos. E si Mang Palos dito, may kadelikaduan din. Patay na yung tatlo, ng execration si Palos. Takbo, hanggat may lupa, pero Palos, maaabutan ka. Apat yung patay sa execration, wala man lang sugatan. Dito sa SMG, TKJ. Mukhang 2-0, malinis yata, Lods. Ang magiging laro natin ngayon na. Walang buyback sa Palos eh. Ay, tignan mo naman yung galawan nila. Kalkulado, punto per punto. Yung mga action nila, ubos yung execration. As SMG, mukhang malinis na 2-0 nga. Mukhang malinis na nga to. Probably, they would go for the throne. Yun na. Yep. GG. And GG! Na nila, ano, pinatak. GG na. So, execution is laglag na dito sa Threat Invitational. Sad to say sa mga execution fanboys right there. So, better luck next time. Next time. Napakalakas. Kung ganito sana yung pinakita nila up against MTG, edi sana nasa upper bracket pa sila. Pero MTG, hindi mo din mababaliwala dahil malakas din yun na team. Pero congratulations, SMG, sa super linis na galawan dito sa game number 2 up against Execration. Ang bilis lang gumalaw. Legit. Grabe. Top lane to mid lane to bottom lane. SMG is everywhere. Everywhere indeed. At yun na nga. At mag-move forward pa yung SMG for our lower bracket run. Maghihintay ng matatalo sa ating upper bracket. I mean, maghihintay naman nanalo. Mamaya sa Galaxy Razor and Army Geniuses, 2-0 na mabilisan. But next series, Galaxy Razor at Army Geniuses, kami pa rin yung makakasama nyo for that series. At huwag kayong aalis. We'll be right back. What's up mga sir? I'm